Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pa inaantok si Johan kaya nanatili muna siya sa porch. Laman ng kanyang isip ang babaeng kasama sa bahay. Kailangan niyang aminin na masaya siyang kasama si Juana. Bukod sa napakasarap magluto ay malaking bagay rin ang company nito. Hindi niya inaasahan na mag-e-enjoy siya kasama ang babae samantalang mas gusto niya mag-isa lamang. When he was alone, there was peace. May dulot na pakiramdam ng seguridad ang pag-iisa. Masaya si Johan na nakita niya ang kotse ni Juana nang gabing ma-aksidente ito. Nasa porch siya ng mga sandaling iyon at nagkakape nang makitang pabulusok sa lake ang kotse ng dalaga. Her headlights were all he could see in the darkness. Hindi nagdalawang isip si Johan na tumalon sa lake kahit batid niyang ubod ng lamig. The place was secluded. Ang lake ay man-made, ang tanging istrukturang natapos bukod sa cabin bago ipinatigil ni Johan ang pagpapagawa sa lugar na nasa original na plano ay maging leisure park at events venue. Ipinatigil niya ang construction dahil ninais niyang mapag-isa, mag-isip at pansamantalang lumayo sa ingay ng Maynila at malalaking obligasyon. That was a few years ago. At bagaman bumalik na siya sa Maynila, ay hindi pa rin ipinatuloy ang pagpapatapos sa construction ng lugar. Naging takbuhan na kasi niyang cabin. Madalas na nandoon siya. That place held a special place in his heart. Silang dalawa ni Marga ang bumili ng lugar. Ang sabi nila noon ay isang magandang bakasyonan para sa mga bata kapag summer at tumataka sila sa mainit at maingin lungsod. The kids could play and they could all go fishing. Ngunit wala nang mga pangarap na iyon mula nang maghiwalay sila ni Marga. It happened almost 2 years ago. Naghahanda na sana siyang mag-propose noon sa nobya. Bagaman iyon ay isa na lamang sanang formalidad sapagkat napag-uusapan na nila ang kasal noon pa. Everything would have turned out well until Marga told him she was having an affair with Henry. Si Henry ang kung tutuusin ay nagsilbi sanang kapatid ni Johan kahit hindi sila magkadugo. Lumaki sila ng sabay. Kinuha si Johan ni Doña Rubina noong namatay ang kanyang ina. Hindi naging lihim kay Johan na anak siya ng isang kawaksi ng Doña. Namatay ang kanyang ama nang ipinagbubuntis pa lamang siya ng kanyang ina. Wala na sana siyang mapupuntahan nang mamatay sa panganganak sa kanyang ina. Ngunit kinupkup siya ni Doña Rubina. Dahil doon, napakalaki ng utang na loob ni Johan sa matanda. Henry was adopted by Doña Rubina's cousin, Auntie Marites. Doña Rubina told Johan that Henry was given to Auntie Marites as a 1-month-old baby, complete with a birth certificate. Ipinamigay si Henry na ng mismong ina, nakabilang sa organisasyong tinutulungan ni Auntie Marites, organisasyon para sa mga babaeng biktima ng rape. Noon pa man, tutol na si Doña Rubina sa pasya ng pinsan na huwag ipaalam kay Henry ang pinagmulan. Natatandaan ni Johan ang minsang mabalitaan ni Doña Rubina ang pagkakaaresto kay Henry dahil sa illegal na pangangarera ng sasakyan. About 8 years ago, when Auntie Marites was still alive, Doña Rubina said, "Hindi ko alam kay Marites, Johan. Noong-noon pa, sinabi ko na nasabihin sa kanya kay Henry ang totoo. Bakit kailangan pa niya magsinungaling? Napakatagal na ng lihim niya. All this time, Henry thought he was Marites' son by another man." Kamamatay pa lang ng esposo ni Marites nang makuha niya si Henry at ibang apelyedo ni Henry sa papel. The boy thought Marites had an affair and decided to change his name to avoid scandal. Marites made him believe he was her real child. It was ridiculous. Now, it was too late for her to tell the boy the truth, lalo nang magre-rebelde ang batang iyon. Ang sabi ni Marites, nahirapan siyang sabihin kay Henry ang totoo dahil masasaktan daw ang batang isipin nito na ang totoo niyang amay isang rapist. But that should mold him to prove that he was different from his father, not destroy him. Auntie Marites loved Henry very much. Hindi na nakapagtataka dahil ang nag-iisang anak ni Auntie Marites ay pumanaw noong 10 taong gulang pa lamang. Noong panahong nakuha ni Auntie Marites si Henry ay kamamatay lamang ng asawa ng babae kaya ang lahat ng pagmamahal ay ibinuhos kay Henry. Auntie Marites spoiled Henry. Dahil spoiled, lumaki si Henry na hindi pinahalagahan kung anong mayroon ito.
Mas matanda lamang si Johan ng 1 taon kay Henry, ngunit kung ang pagbabasehan ay ang kanilang mga nagawa sa buhay, masasabing malaki ang kanilang agwat. Nang pumanaw ang auntie niya, ang mga namanan ni Henry ay ginamit ang lalaki sa hulo. Sa kabila ng payo ni Johan at Doña Rubina, hindi gusto ni Henry si Johan. Batid niya iyon kahit noong mga bata pa sila. Sa pagdaan ng mga taon ay si Johan ang naging tag-aayos sa mga gusot na napapasok ni Henry at sa halip na magpasalamat ay tila lalong nagalit ang lalaki. Ang linyang madalas sabihin noon ni Henry kay Johan ay, "You're sucking up to them because you know you're not getting any money in the end because I am the only blood relative and you are nothing but a maid's son. Don't worry, servant boy. I shall reward you when I get all the money, but only if you stop being the biggest brown oser that you are." Galit na galit si Johan sa insulto ng lalaki at pinatulan na sana inya ito kung hindi lamang kay Doña Rubina. Lalo niyang pinagbuti ang pag-aaral. He was always at top of his class. Bukod doon, ay tugumpay rin siya sa larangan na kinahilikan noon pang mga high school, ang pagiging musikero. Itananim ni Doña Rubina sa isip ni Johan na kahit maaring pagbigyan ng nais na maging musikero, sa huli ay kailangan niyang gampanan ng papel sa kumpanya ng matanda. Noon pa'y hindi na nababanggit ang matanda na kahit na ano tungkol sa pamana at sa mga ganoong bagay ay hindi naghahanap si Johan. Sa pag-aaruga at pagkupkup pa lamang ng Doña ay sapat na upang magpasalamat siya rito habang buhay. Kung siya'y handang tanggapin iyon, si Henry hindi. Sa makailang pagkakataong nakita ni Johan ang lalaki ay sinabi nitong interes sa ari-arian ni Doña Rubina. Sa isang banda ay naunawaan ni Johan ang pagnanais ni Henry sapagkat hindi lingid sa kanyang kaalaman na naubos na ng lalaki ang namana kay Auntie Marites. Sa katunayan ay may natatanggap na buwan ng alawan si Henry mula kay Doña Rubina bilang pangsuporta. Isang bagay na bagaman hindi komportable si Johan na isipin ay kailangan niyang asikasuhin. Wala siyang karapatang magreklamo sa kagustuhang gastusan ng Doña. Ang sabi ni Henry na minsan itong ilabas ni Johan sa kulungan nang mapaaway sa isang miyembro ng alta syudad, "Soon, you'll be working for me, old boy." Hindi na lamang pinansin ni Johan ang lalaki. Sa katunayan ay nagpasya siyang palagpasin ang lahat ng mga salita nito sa pakiusap na rin ng kanyang Mama Rubina. But Henry crossed the line when he had an affair with Johan's girlfriend, Marga. Isang gabi ay nagtapat kay Johan si Marga at sinabing hindi na magagawa pa ng babae na ipagpatuloy ang kanilang relasyon dahil may relasyon na ito kay Henry. The pain overwhelmed Johan and anger immediately followed. Ibig niya noong sugurin si Henry at bugbugin ngunit nanaig ang kanyang pagkadesente. Lalo na't isinalang-alang niya si Mama Rubina. He swallowed the pain and gave himself time to forgive Henry. Hindi niya tiyak kung magagawang mapatawad ang kababata, bagaman tiyak na hindi siya kailanman makakalimot. Isang malaking bahagi sa dibdib ni Johan ang galit at hindi madali magpatawad. Marga meant the whole world to him, and Henry took her away just to spite him. 6 months ago, Doña Rubina talked to Johan and Henry. She said, 65% of the company will go to Johan if he settled down in a year. 15% will go to Henry, and the rest will remain with the other stockholders. The company was worth billions. The look on Henry's face, priceless. Kapag hindi nakapag-asawa si Johan sa loob ng 1 taon, 30% ay mapupunta sa kanya, habang ang 35% ay mapupunta kay Henry. Magiging lamang si Henry sa shares, at mas malaki ang chance ng ito ang magiging CEO kung ganoon. Johan's would never allow that to happen. Ever. Ayon kay Mama Rubina, ay matanda na raw ito't nag-aalala sa pagiging labis na malulungkotin ni Johan mula nang mawalay kay Marga. Hindi alam ng matanda na si Henry ang naging dahilan ng hiwalayan at bilang isang maginoo ay nagpasya si Johan na huwag nang iparating sa matanda ang katotohanan bukod sa hindi magawa ng kanyang pride na ipalam iyon sa kahit kanino. Anyway, Henry and Marga had already separated. Ang totoo, tinatawagan ni Marga si Johan. Mama Rubina told Johan, "Son, you are of age. Gusto kong makita mong lumaki ang mga anak mo. Naniniwala akong natututunan ng pagmamahal, katulad ko sa asawa ko. Yes, he passed away when I was 35, but he made me very happy. Sadly, he never gave me a child, but you came. You are my joy, and I want you to experience that same joy, Johan. Magtiwala ka sa akin, natututunan ng pagmamahal. Kailangan mo ng katuwang sa buhay.
you're not getting any younger. It was the old lady's decision to make. Ang desisyon naman ni Johan ay ang huwag hayaang mapunta ang kumpanya kay Henry, so he needed a wife. Iyon lamang ang paraan sapagkat kahit na lumapit pa sa husgato si Henry, ay wala rin itong magagawa dahil hindi ito lehitimong descendant. Besides, Doña Rubina was still alive. Sa batas, ang pamana ng matanda ay hindi magiging pamana kundi donasyon. If only a wife was easy to find, Johan thought. Marahil, kumpara sa ibang lalaki ay higit na mas madali para sa kanya ang makatagpo ng asawa. Sa katunayan, mula ng pabiro niyang sabihin sa isang interview na naghahanap siya ng asawa, ay marami ang nag-apply. Karaniwan ay mga babaeng nakakasama niya ng kasual. And then all the magazines for ladies wanted to interview him. Nailang siya, at dumating sa puntong nainis na. Kahit sinong kasama niyang babae sa kahit anong event, nalalagay sa society pages. Iba pala palang pakiramdam kapag personal na impormasyon ang pinag-uusapan tungkol sa kanya, hindi ang kanyang musika, hindi ang album ng banda. Nagpa siya sa Johan na pagbigyan ng hiling ng dating kaklase sa kolehiyo na si Farrelly para sa isang interview. He could never say no to that woman. Palibhasa, ay kaibigan din niya ang babae ng kolehiyo. Bukod sa sinabi nito na, "Well, if you're annoyed that women think that you're looking for a wife, clear up that issue in the interview. Don't make me beg, Johan. The ladies want you. Alright, I'll beg. Grant my magazine an interview." Yes, a wife. I could have gotten one already, but something was holding him back. Ngayon, ay maikli na lamang ang nalalabi niyang panahon, at kung bakit tuksong pumapasok sa kanyang isip ang babaeng mahusay magluto. He sighed. "Mukhang malalim ang iniisip mo." He loved that soothing sound of Juana's voice. Binalingan niya ang dalaga. Hinihimas ito ang balikat. "What's wrong?" Namalinang higa. "Why are you still up?" "Nothing. You know, I'm a good masseur." Gumiti si Juana. Hindi maiwasan ni Johan na mahawa sa ngiting iyon. He wondered if he asked her to marry him, would she think he was crazy? That's the spot. Oh. Napaungol si Juana sa bawat pagdantay ng kamay ni Johan sa kanyang balat. Totoo ang sinabi ng binata na mahusay itong masahista. At bagaman hindi maalis-alis sa kanyang pagkakakilig, damari niyang ginhawang dulot ng mga kamay nito. "Bakit?" "You make me think of something else with your moaning." "I make you think of what?" Natigilan si Juana nang maunawaan kung anong tinutukoy ng binata. Lalo't naging ngisi ang ngiti nito. Biglang nag-init ang kanyang mukha. Wala siyang intensyon na umungol. Sadyang masarap ang masahe. "Pilyo ka, Johan. Can you blame me after seeing all of you?" "Stop it!" Umingo siya. Tumawal ang alalaki at nagpatuloy sa pagmamasahe kay Juana. Why was Johan's massage very sensual? Halos walang pinagkaibang masahe sa inialok ng mga spa. Ngunit ang kay Johan ay may bahid ng kalite. Nangmumunting kuryenteng nanulay sa himay-may ng kanyang katawan. Bago pa sa kung saan mauwi ang kanyang isipin, ay pinatigil na niya si Johan. "Okay na ako. Tama na." Naupo sa kama ang lalaki at napasinghap na lamang si Juana nang hagkan siya nito sa mga labi. Muli ay wala siyang nagawa. Wala siyang laban sa halik nito at muli siyang tumugon. Mainit. His kiss was tender yet seductive. Tila naghahamon ang mga labi ni Johan, tinitigan kung hanggang saan ito aabot bago siya mabaliw. She was floating high above the skies. She could kiss him forever. And she hoped he would always kiss her. She was out of breath, with her heart thumping with their lips parted. Alam ni Juana na masyado pang maaga para magtanong si Johan tungkol sa kanilang relasyon. Kung may matatawag nga ba silang relasyon. Nevertheless, she asked him, "Kapag nasa Manila ako, makikipagkita ka pa?" Gumiti ang binata. "Of course." She heaved a sigh of relief. Johan laughed. Kinantalan ng binata ng halik ang kanyang ilong. Tumayo ito, hinuwakan ng kanyang kamay at nagtungo sila sa kusina. "I may not know how to cook, but I mean a barista." "What do you want? Here's specialty." "Are you sure? Because my specialty is not here in the kitchen." "Johan!" Muli itong tumawa sa kapi na kailaman ng espresso machine. He made her a cup of amaretto latte. Pumeso si Juana sa counter, itinukod ang mga siko sa countertop. Nakasalong isang kamay sa mukha habang sinisimsing ang kape. Hindi niya maiwasang titigan si Johan.
Ilang lalaki kaya ang nais maging tulad dito at ilang babae ang nangangarap na makapiling ito? "You're staring at me," he said, with a smile that could render any woman speechless. Nang magsaboy ang langit na kagandahang lalaki, sa halip na balde ay tangke ang dala ni Johan. "Can you blame me? You're cute." "You think so, huh?" "Yeah. Now it's your turn to return the favor." "You are beautiful, Juana." Napahagikik si Juana kahit pa siya ang nagsabi sa lalaki na sabihin din na cute siya. Sa kahit ano pang dahilan, kung isang tulad ni Johan ang pupuri sa kagandahan ng isang babae, tiyak na kikiligin. She also liked the way he said her name, Juana. "You know what would go best with this coffee? Cookies. Would you like some?" "You don't have any." "I know. Would you like to make some cookies?" Ang lakas ng halakhak ni Juana. Naunawaan na niya na kapag ganitong usapan ay ayaw na niyang umandar ang oras. She was dreading going back to Manila. Doon ay wala siyang haharapin kundi problema. Malalaking problema. Hindi sa nais niyang takasan ng mga iyon. Lamang ay, maari bang doon na lamang siya pipiling si Johan? With Johan, Juana Dane felt secure and oddly happy. Sa kabila ng problema, nakukuha niyang ngumiti. Just yesterday, it seemed she could not find any reason to smile. The wonder of Johan. Nagsimula siyang gumawa ng cookies. Habang naghahalo ng ingredients, ay tinanong siya ng binata tungkol sa kanyang personal na buhay. Kahit matagal nang gusto na may mahinghan ng sama ng loob at masabihan ng mga problema, mas pinili niyang huwag nang ipaalam iyon kay Johan. Masyado pang maaga. She was afraid her problems might scare him away. "My business went bankrupt, so I ended up being a food writer. Temporary lang naman, hanggang makahanap uli ako ng papasukan. I can help you out. I know some people." "Really?" Hindi tatanggihan ni Juana ang alok kahit parang nahihiya siya. Pagdating sa trabaho, hindi naman siya mapapahiya kay Johan. Mahusay siya at maaasahan. "Sure, I'll introduce you to a few people." "Oh, thank you. Thank you." Ngiti ang isinukli ni Johan. Kung pwede lang sanang ikaw ni Juana ang ngiting iyon at ilagay sa purse para sa tuwing nalulungkot ay maaari niyang ilabas at tingnan. She silently sighed, thinking he was the best thing that ever happened to her since her trouble started. Maybe the accident happened for a reason. Nakitulong lang ang binata sa paghulma ng cookie. Natatawa si Juana dahil parang hindi bagay rito ang mangusina. "Why are you laughing?" "Why you?" Gumanti siya rito. Hindi pa nagtagal ay nagbabatuhan na sila ng cookie dough. Tawa ng tawa si Juana nang mahabol siya ni Johan sa porch at mahagip sa baywang. Binuhat siya nito sa kapinipi ang bilog na dahog sa kanyang noo. Napatri siya. "Get away, you bad boy. This lady is only mine. I can kiss you forever." Me too. Gumiti si Johan. Juana's heart pounded in her ears. Para siyang teenager na hindi alam kung paanong aakto sa harap ng crush. He was too old to be acting that way. Hindi niya alam kung paanong aawitan ang sarili. Banyagang maituturing ang lahat ng iyon sa kanya. Her studies, work, and career were the most important things in her life before. Never romance. Kahit nung sila pa ni Sander ay wala siyang natatanda ang tagpo kung saan parang nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Walang mga imahe ng isang masayang romantikong pagsasama. She had always thought that not every woman experienced such things and maybe some people exaggerated about romance. How wrong she was. Hindi pala sapat ang mga salita upang ilarawan at pangsambulat ng mga katatawang emosyon at isiping romantiko. Hinaplos ni Johan ang pisngi ni Juana. "You're so lovely when you blush." Thank you. "You go to take a shower now before I change my mind." "Change your mind? You really don't know what I have in my mind? What if I tell you I want to clean you up with my lips?" "Johan?" Saway ni Juana, bagaman may kilig na gumapang sa katawan. Malinaw niyang na ilalarawang diwa ang sinasabi ng binata at parang ayaw tuloy niyang umalis. Naughty. She was being very naughty. "Go now," she did. It would have been wonderful to feel his lips on her skin. All she could do under the shower was sigh. Mapipigilan pa kaya ni Juana at Johan ang pag-usbong ng damdamin nila mga kafelisidad? San kaya hantong ang kanilang mga nararamdaman? May patutunguhan ba? Abangan!